Magandang araw mga bata! Welcome sa unang linggo ng ating aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao 3, Quarter 1, Week 1, Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay Nakatutukoy ng Natatanging Kakayahan. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na ipapakita ang natatanging kakayahan sa iba't ibang pamamaraan ng may tiwala, katapatan at katatagan ng loob. Nakatutukoy ng natatanging kakayahan. Halimbawa, talentong ibinigay ng Diyos. Sa ating pagsisimula ng bagong aralin, ay makakapakinig kayo ng isang dialogo tungkol sa isang bata na nakatukoy ng iba pa niyang kakayahan. Ang pamagat ng dialogong ito ay Kaya ko. Magandang araw mga bata! Mayroon akong ibabalita sa inyo. Magkakaroon tayo ng paligsahan sa pag-awit. Itaas ang kamay ng naisumali. Ako po, Binibining Cruz. Nais ko pong sumali sa paligsahan sa pag-awit. Pero Nina, hindi ba na ang iyong kakayahan ay ang pagsasayaw? Bakit sasali ka sa pag-awit? Hindi ka pa naman namin napapakinggang umawit? Tama ka, Marie. Mahusay ako sa pagsayaw. Pero nais ko ring ipakita ang aking kakayahan sa pag-awit. Sige nga, Nina. Maari mo ba na iparinig ang iyong tinig sa aming lahat? Nang marinig ni Nina ang hiling ni Benji na iparinig ang kaniyang tinig, ay bigla siyang kinabahan. Nakaramdam siya ng takot na parabang nabigla lamang siya sa kanyang sinabi. Sige nga, Nina. Iparinig mo naman sa amin ang iyong tinig. Binibining Cruz, medyo kinakabahan po ako. Ngayon ko pa lamang po kasi maiparirinig ang aking tinig sa inyong lahat. Pero gusto ko po talagang sumali sa paligsahan. Huwag kang kabahan, Nina. Maaring ngayon mo pa lamang maipakikita ang iyong kakayahan sa pag-awit. Pero natutuwa ako sa iyo na nandoon ang pagnanais mong sumali sa paligsahan. Kung kaya mo, ay gawin mo. Naisip nga ni Nina na alisin ang kanyang kaba dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya rin niyang umawit. At si Nina ay nagsimula na ngang umawit sa harap ng kanyang mga kamag-aaral. Ang galing mo palang umawit, Nina! Nararapat lamang na sumali ka sa paligsahan ng pag-awit. Kayang-kaya mo yan, Nina! Susuportahan ka namin! Maraming salamat sa inyong lahat at nagustuhan ninyo ang aking tinig. Matagal ko nang gustong ipakita ang aking kakayahan sa pag-awit. Salamat sa Diyos at nagkaroon ako ng lakas ng loob. Mga bata, napakinggan niyo ba ang kwento ni Nina? Ngayon naman, basahin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa patlang. Una, sa anong paligsahan sasali si Nina? Magaling! Si Nina ay sasali sa paligsahan sa pag-awit. Pangalawa, sa anong talento unang nakilala si Nina? Magaling! Kilala siya sa pagsayaw. Pangatlo, sino ang humiling na umawit si Nina sa klase? Magaling! Si Benji. Pang-apat, anong talento ang taglay mo? Paano mo ito lilinangin? Sabihin mo ngayon kung anong taglay mong talento. Magaling! Ano ang iyong natatanging kakayahan? Mahalagang maipakita mo ang iyong natatanging kakayahan sa iba't ibang pamamaraan ng may tiwala, katapatan at katatagan ng loob. Bilang bata ay matutong magpasalamat sa Diyos sa ibinigay niyang talento sa iyo.
Dapat mong tuklasin ang iyong kakayahan. Pagyamanin mo ang iyong talento upang maging inspirasyon ka rin ng iba. Papaano mo ito pagyayamanin? Una ay alamin mo kung ano ang kaya mong gawin. Maaring ikaw ay magaling sa pagsayaw, pag-awit, pagtugtog ng mga instrumento, pagguhit, pakikipagtalastasan, o kahit na ano pa mang kakayahan. Pangalawa, magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Iwasan mag-isip ng mga negatibo upang mas madali mo itong magawa. Manalig sa Diyos na tulungan kang mapagbuti ang iyong kakayahan. Pangatlo ay magsanay ng mabuti sa iyong kakayahan. Mahalaga na maglaan ka rin ng oras sa pagsasanay para lalong mahasa ang iyong galing. Maari ka ring humingi ng payo sa mga bihasana sa may katulad mong kakayahan. Halimbawa, kung ikaw ay magaling umawit, ay maari mo pa itong palawakin sa pamamagitan ng pag-aaral ng voice lesson. At pang-apat, ay maari kang sumali sa mga paligsahan upang lalo itong mahasa. Maari mo ring ibahagi ang iyong sariling kakayahan sa iba na may hangarin ding malinang ang kanilang kakayahan. Siyempre ay huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa ibinigay niyang kakayahan sa iyo. Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay. Paano mo maipakikita ang iyong sariling kakayahan? Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, marunong kang tumugtog ng piano, pero nahihiya kang magtanghal sa entablado. Ano ang kailangan mong gawin? A. Magtatago ako para hindi ako makatugtog ng piano. B. Sisikapin kong alisin ang aking hiya at magtiwala sa aking sarili. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Sisikapin kong alisin ang aking hiya at magtiwala sa aking sarili. Pangalawa, nagpapaturo sa iyo ang iyong nakababatang kapatid na sumayaw. Ano ang kailangan mong gawin? A. Tuturuan ko siya ng tamang pagsayaw. B. Hindi ko siya papansinin. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Tuturuan ko siya ng tamang pagsayaw. Pangatlo, pinili ka ng iyong guro na sumali sa paligsahan sa pakikipagtalastasan. Ano ang kailangan mong gawin? A. Tatanggihan ko ang pagsali sa paligsahan ng pagguhit. B. Ihahanda ko ang aking sarili sa paligsahan at magsasanay ako sa pagguhit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Ihahanda ko ang aking sarili sa paligsahan at magsasanay ako sa pagguhit. Pang-apat, may palaro sa inyong barangay at nais mong sumali sa larong chess. Ngunit aalis kayo ng iyong ina sa araw ng laro. Anong gagawin mo? A. Hindi na lang ako sasali. B. Kakausapin ko ang aking ina na sa ibang araw na lamang kami umalis upang makasali ako sa palaro. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Kakausapin ko ang aking ina na sa ibang araw na lamang kami umalis upang makasali ako sa palaro. Panglima, mahusay ka sa pagtugtog ng gitara. Kaya humingi ng tulong sa iyo ang iyong kaibigan na tugtugan mo siya sa kanyang pag-awit sa paligsahan. Ano ang gagawin mo? A. Tutulungan ko ang aking kaibigan. B. Tatanggihan ko siya dahil nahihiya akong tumugtog sa maraming tao. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Tutulungan ko ang aking kaibigan.
Pang-anim, nagbigay ang iyong guro ng isang proyekto sa pagsusulat ng tula. Alam mong mahusay kang sumulat. Anong gagawin mo? A. Kukopya na lamang ako ng tula sa internet. B. Sisikapin kong makabuo ng sarili kong tula upang maipasa ko ito agad sa aking guro. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Sisikapin kong makabuo ng sarili kong tula upang maipasa ko ito agad sa aking guro. Pang-pito, may paligsahan ng pagpipinta sa inyong paaralan. Napili ka ng iyong guro na sumali dahil alam niya na mahusay kang magpinta. Ano ang gagawin mo? A. Magpapasalamat ako sa aking guro at paghuhusayin ko ang aking pagpipinta. B. Sasabihin ko sa aking guro na hindi ako sasali dahil nahihiya ako. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Magpapasalamat ako sa aking guro at paghuhusayin ko ang aking pagpipinta. Pang-8. Pangarap mo makasali sa teatro, ngunit kinakabahan ka sa audition. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lamang ako sasali dahil kinakabahan ako. B. Susubukan kong sumali sa audition at aalisin ko ang aking kaba. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Susubukan kong sumali sa audition at aalisin ko ang aking kaba. Pang-9. Inutusan ka ng iyong ina na gumawa ng avocado shake. Marunong kang gumawa nito ngunit nanonood ka ng paborito mong palabas. Ano ang gagawin mo? A. Ititigil ko muna ang panonood upang makagawa ko ng avocado shake. B. Sasabihin ko sa aking ina na tatapusin ko muna ang aking pinapanood bago ako gumawa ng avocado shake. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Ititigil ko muna ang panonood upang makagawa ako ng avocado shake. Pang-10. Nagpapaturo ang iyong kaibigan sa pagbuo ng mga kulay sa Rubik's Cube dahil alam niyang magaling ka dito. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ko sa kaniya na sa iba na lang siya magpaturo dahil wala akong tiyaga sa pagtuturo nito. B. Tuturuan ko siya ng mga hakbang sa pagbuo ng mga kulay ng Rubik's Cube upang matuto rin siya. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Tuturuan ko siya ng mga hakbang sa pagbuo ng mga kulay ng Rubik's Cube upang matuto rin siya. Mahusay mga bata! Tandaan! Ang batang may pagpapahalaga sa kaniyang sarili ay natutukoy ang kaniyang sariling kakayahan. Naipapakita ang natatanging kakayahan sa iba't ibang pamamaraan ng may tiwala, katapatan at katatagan ng loob. Ayan mga bata! Naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating napag-aralan sa araw na ito ay nakatutukoy ng natatanging kakayahan. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!